Yan. Tayo po ay darako ngayon sa ating pag-aaral, sa ating Bible class. Tayo pa rin po ay nasa Doctrine of the Church. At ito po ay magtutuloy-tuloy hanggang sa mga susunod na mga weeks and months. Ngayon pong April na ito, March na ito, ay patuloy naming pinipino yung mga plano para sa tatahakin ng iglesia. Kahapon po ay nagkaroon kami ng first meeting namin sa planning, and then masusundan pa ito next week para mas mapulido namin yung mga general plan of activities natin na ilalapat natin sa calendar natin. So, ito pong mga studies natin ay preliminary pa lamang sa mas mahabang panahon ng pag-aaral natin at gugugulin natin para mas maintindihan ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay, sa ating iglesia at sa ating pananampalataya. Ngayon po ay tayo mag-aaral patungkol po sa local church. And this is lecture number 4. Last week ang lecture po natin ay patungkol sa universal church. So ngayon mas detailed patungkol na sa lokal na iglesia ang ating pag-uusapan. So bago po ang lahat, nanyayako po natin yung mukha at tayo manalangin. Aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, may nagtatag ng buong sanlibutan, may likha ng langit at lupa at lahat ng nilalang sa mundong ito. Maraming pong salamat dahil meron kaming buhay na inyong pinagkaloob at ang buhay na ito ay magagamit namin sa iyong kapurihan, sa pagsamba sa iyo at pagdakila sa iyo at sa pagkilala sa iyo kung sino ka o Diyos at kung papaano mo patuloy kaming pinababanal, nililigtas at patuloy na inililingap o Diyos. Kaya sa umagang ito, sa iyong pag-aaral ng iyong salita patungkol sa iglesia, sa lokal na iglesia, dalangin po namin na mas maintindihan namin ito sa Bibliyang Kaparaanan. Hayaan mo o Diyos na gamitin mo ang mga turuan ito upang mas mapalalim ang aming kaalaman at ang resulta po nito ay kami patuloy na magpakumbaba dahil habang nakikilala ka namin at ang iyong katuruan ay makita namin kung gano'ng kami kasalat sa karunungan kung hindi lamang sa iyong biyaya kami po ay mapapariwara dahil sa aming kamangmangan. Kaya salamat o Diyos dahil mayroong pagkakataon na kami ay matuto, may pagkakataon na kami ay maitama ng iyong salita upang ang aming pamumuhay ay patuloy nga pong maiangkop sa iyong kalooban at sa wangis na nais mong aming karatnan, Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong biyaya. Patuloy niyo kami samahan sa umagang ito. Maging yung mga kapatira namin na naka-join online, ano man ang kalang kalagayan ngayon, hayaan niyo, Panginoon, na hindi ito maging hadlang sa kanilang pagkatuto. Pangalang dalangin, sa pangalan Jesus, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So ang ating pong topic ngayon is entitled Doctrine of the Church, Lecture Number 4, The Local Church. Ito pa rin po ay hango sa pag-aaral namin sa GMA, Greek Ministerial Academy, sa panguna po ni Pastor Noel Espinosa. At napakaganda po na ito ay mapag-aaralan din natin para mas malaman natin kung ano nga po ba ang katuruan patungkol sa lokal na iglesia. Sa inyo pong handouts, makikita niyo po dyan ang ating mga notes. At for our preliminary, sabi po dito, this is going to be the bulk of our study and this is the dominant usage of church in the New Testament. Sa pag-aaral po natin, ay dito po mas magagamit natin yung salitang lokal na iglesia dahil po yung usage sa Bagong Tipan ay heavy yung pagkakagamit nito. So necessity of the term. To distinguish it from the universal church reference. Kaya may terminology na local, yung word na local is to make sure na naintindihan natin yung kaibahan ng universal sa local. What the local church ought to be must derive from the character of the universal church. Kung ano dapat ang maging na magiging ang isang lokal na iglesia ay magmula ito sa karakter ng universal na iglesia ng Panginoon. This is a distinction, not of contrast. Ito ay definition na ito, hindi ito ng paghahambing lamang, but of analogy and correspondence. So the point here this morning is
A discussion of the local church is, by necessity, a discussion of the universal church as well. So as we discuss the local church, pinag-uusapan pa rin natin ang universal na iglesia dahil ito po ay nagpapakita ng distinction. Nagpapakita ito ng kaibahan sa kanilang dalawa. So, kumbaga kapag dinidiscuss natin yung local na iglesia, nandun yung flip side ng pagkaka-explain sa universal church. Though, marami silang similarities. So, our approach for this study is study actual cases of the early churches and an ideal description of the church. So, pag-uusapan natin ngayon, discuss natin yung mga early churches in the first century at ano yung mga ideal na makikita nating sample or model ng first century church. So, in the early church, makikita natin dito, meron po tayong makita sa gospel. In the early churches, in the gospels, in Matthew 18:15-17, kailangan ko pala yung laptop ko. Pero, Brother Rico, paso yung laptop. Kala ko hindi ko na kailangan. Kala ko lang. Chargeless. Natin sa Matthew chapter 18 verses 15-17. Sa verse 15, ang sabi po dito, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. But if does not listen, take one or two elders along with you, that every charge may be established by the evidence of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church, and if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and tax collector. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. So itong passage po na binasa natin, binasa ko na hanggang 18, no? Pagpapakita ng reference ng ano ba ang distinction ng isang lokal na iglesia. So, makita natin sa una, individuals who consider each other as brethren form the composition of the church. So, ang isang iglesia ay composed of brothers and sisters in Christ, magkakapatid sa Panginoon. This is not just a organization na membership lamang ang basihan na, for example, ang isang fraternal organization or isang club. Meron din silang membership, pero ito, kahit tinatawag nilang isa't isa as brad o sis, yung mga fraternities, di ba? Tawag nila brad sis. Pero this is a deeper relationship based on faith. Hindi lamang sa credo o yung tenets ng kanilang pinaniniwalaan. So, sabi dito, individuals consider each other as brethren from the form, the composition of the church. Letter B, the brethren are bound to each other by spiritual commitments. Spiritual commitments meaning kasama po dyan yung dealing with, or example, yung dealing with sin. Sa pamagitan po noon, ipapakita ng isang lokal na iglesia na ang kanilang pagsasama ay nagpapailalim sila sa disiplina na spiritual. So madaling salita po, hindi lang ito tawag dito yung facade lamang na mag-brad and sis tayo pero wag mong pakikilaman ang aking buhay. But rather, we are committed or bound by spiritual commitments. Ang example po dito yung dealing with sin. Kaya sa binasa natin sa Matthew 18, sinabi doon, kung nagkasala ang kapatid mo laban sa'yo, kausapin mo ito. Sa ibang organisasyon na involve ang membership, na gawa ng tao, ang dealing nila sa ganyan ay walang commitment. Kung merong man commitment, hindi siya
kagaya ng commitment ng isang iglesia na merong pagpipitagan at pag-ibig sa Diyos, una sa lahat, at pagmamahalan sa kapwa. Kaya kapag ka merong organization, for example, nito lang, no, yung isang fraternity na nag-hazing at merong namatay, yung tinatawag nating responsible ka sa isang tao, accountability, eh kanya-kanya silang tago, kanya-kanyang ano, hugas kamay. Ah, hindi namin chapter 'yan. Ah, hindi namin sanction 'yan, no? Hindi namin pinayagan 'yan. Kanya-kanya silang pulasan. Pero sa commitment spiritually ng isang iglesia, nagkakaisa tayo in dealing with our issues in life, especially with sin. Letter C, the church as a whole can render decision pertaining to each individual brother. Hindi lamang yung nasa tuktok ng hierarchy ng leaders yung nagde-decide, kundi involve ang iglesia patungkol sa decision para sa isa't isang miyembro. Kaya nga po, from here on forward, kapag ka merong magpapamember sa ating iglesia, sa church, sino ang nagde-decide? Hindi lang si pastor, no? Kundi it is our duty bilang members ng iglesia to accept or to release a member. So in that sense, in decision making, magkakasama ang iglesia. The letter D, the connection to the church of an individual can be severed. Pwedeng maputol yung connection. Kaya makita natin dyan yung sinabi, whatever you bound on earth will be bound in heaven, whatever you loose on earth will be loose in heaven, meaning meron kapangyarihan o responsibilidad yung iglesia na putulin yung mga koneksyon ng isang individual na miyembro sa iglesia. Hindi tayo naniniwala na open lang na para tayong ano, no, yung sinihan. Kung hindi mo nagustuhan yung palabas, lumabas ka lang. Pag gusto yung palabas, magstay ka. Tayo ay pinamumunuan ng ating Panginoon sa Kristo na nag-a-accept kasama natin at nagre-release din. So ang decision dyan ay sinabi, kaisa natin ang Panginoong Hesukristo. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. Whatever you bound on earth will be bind on earth will be bound in heaven. And letter E, the language assumes a kingdom context in the proceeding of the church. Punta tayo sa Matthew chapter 16, in verse 19, sabi dito, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loose in heaven. A conversation of Christ between the disciples pertaining to Peter, no, yung susi ng kalangitan o ng kaharian ng Diyos ay kakonekta sa lokal na iglesia. So, yung ina-accept sa church ay ina-accept sa kaharian ng Panginoong Diyos. Ganun po yung koneksyon ng iglesia or ng lokal na iglesia sa kaharian ng Diyos. The point here is, from its earliest conception, the church has an identifiable membership with avowed duties based on the rule of Christ as Lord. So sa pagsimula pa lang ng iglesia, meron ng mga identifiable membership. Ibig sabihin, hindi siya loose membership. Rather, makita natin na meron talagang bilang ang bawat miyembro. Hindi lang general na, magsipasa kayo sa iglesia, mag-attend kayo, kung di nyo na trip, mag-alis kayo dito, o palayasin na lang natin kung kahit sino, tanggapin natin yung kahit sino. So, ang connection ng membership natin is not only through the sign that we did sa ating membership forms, but rather it is also a contract in the kingdom of God in heaven. So may membership na nire-recognize ng kalangitan, ng kaharian ng Diyos, at ng lokal na iglesia. Dahil ito ay pinangungunahan, hindi lamang nung ruling elders or office bearers, kundi
ultimately ng ating Panginoong Hesukristo bilang the Good Shepherd. Now, that's in the Gospel. Let's go to the Book of Acts. May dalawa po dito ang iglesia na example na pinakikitaan natin ng ideal description of the church. The first one is the Jerusalem Church and the second one is the church in Antioch. So, dun muna tayo sa Jerusalem Church. In the book of Acts, makita natin doon, the composition of the church is of those who responded to the word and were baptized. In Acts chapter 2, verse 41, pinakita doon yung nag-respond sa preaching ni Peter. Ang tanong nila, what shall we do then? Ang sagot ni Pedro, repent and be baptized. And in their repentance and baptism, there is an automatic acceptance no sa iglesia ng Panginoong Hesukristo. Nandoon yung kanilang pagpapamyembro na. Though very raw dahil this is the first ever na kung saan naging formal yung membership ng isang church, makita natin yung principle na ina-apply pa rin natin yon. So nandoon na nag-preach ang gospel, nanampalataya sila sa gospel, they've repented, they believed, and then they got baptized. At after nun, tuloy-tuloy na. The life cycle of the church revolved on apostles' doctrine, fellowship, breaking of bread, and in prayer. So sa madaling salita, ginagawa na nila yung mandato ng iglesia. Kasama po dyan yung pag-aaral ng salita ng Diyos, yung sacraments, at sa pananalangin, at sa pagkakaisa, yung fellowship, breaking of the bread, prayers, and pag-aaral ng doctrines of the apostles. And letter C, there was a voluntary exercise of sharing material goods to meet their temporary needs. So there are temporary needs. Bakit? In the first church na established nila Pedro, ito po ay hango sa mga pilgrims na punta ng Jerusalem. Iniwan nila ang kanilang mga tahanan dahil sila i-attend ng feast. And then, they've encountered God, nakilala ng Panginoong Jesus, ayaw na nilang bumalik sa kanilang mga pinanggalingan. They wanted to stay in Jerusalem. But most of them, enough lang yung funds nila to last para dun sa feast na kanilang pinuntahan. At ilang araw lang yon. So, ang nangyari, magkakagutuman sila, wala silang matitirahan, wala silang makakainan, wala na silang funds. So, voluntarily, nag-exercise ng sharing. Nagbigay ng pagkakataon yung bawat isa na maibenta ang kanilang ari-arian to meet the temporary needs. Bakit? Bakit siya temporary? Kasi eventually, yung iba nagkaroon na ng mga trabaho, negosyo, yung iba naman, they've also sold their properties from elsewhere at nakuha nila yung funding sila and they were able to support their needs. And letter D, the church selected men from some official duty of administration in the church. In Acts chapter 6, 1-3, sinabi doon, mag-select kayo ng mga tao, ng mga men who are spirit-filled. Para saan? Para magawa nila yung administrative duties patungkol sa pag-wait sa tables, pag-distribute ng food, at yung mga apostol ay ma-alleviate sa kanilang burden na unnecessary as compared to their duties of preaching the word. So, nakita natin doon na mayroong selection, may official duty, may administrative work, at mayroong ding distinction between the administrative and the spiritual side of doing church. So, letter E, nakita rin natin doon, the duty of benevolence was practiced but subservient to the word and prayer. Yung benevolence or yung pakikipag pagbibigay ng abuloy, pagsuporta sa mga nangangailangan, pagtulong sa mga mahihirap, ito ay ginagawa nila. Pero hindi ito yung pinaka-primary duty ng isang iglesia. This is just one part of it na mandato ng iglesia pero it is subservient to the word and prayer. So, ang mga apostol, ang nagiging problema nila dahil they're waiting on tables, they're distributing food to the widows and the beneficiaries of the ministry of benevolence, napapabayaan na yung
pag-administer o pag-share ng Word of God at ang panalangin. Meaning, mas mahalaga ang panalangin at ang pag-aaral ng salita ng Diyos na kailangan itong matutukan ng mga apostol. While the deacons na pinili nila ay magampanan yung hindi na dapat ginagawa ng apostol. So, pag sinabi natin subservient, mas less importance. Kumbaga, pwede mag-exist ang church for a while na yung benevolence ay hindi matutukan. I mean, na hindi matutukan ang word and prayer for a while. Dahil nag-exist pa rin yung church kahit yung mga apostol ay nag-struggle for a while. Pero hindi ito pwede magtuloy-tuloy. Kasi anong mangyayari sa iglesia kung papabayaan ang preaching of the word and prayer? Magiging ano na lang siya? Charitable institution. No? Magiging Hospicio de San Jose na lang siya. Na ang mga may hirap magpupuntahan, ang mga balo at ang tatrabahuin ng mga pastor o no, for that matter, mga apostles nung panahon na yon, magpakain na lang ng magpakain. Napabayaan nila ang pagpapakain ng spiritual na buhay. So hindi ganoon, no? Kaya kinailangan na merong understanding ang church na ang pag-practice ng benevolence is subservient. Nagsasubmit ito above or below the mandate of the preaching of the word and prayer. In letter F, the church has the potential of begetting a new church. Example, from Jerusalem to Antioch. So nakita natin na merong posibilidad o potensyal na makapag-branch out ang isang church. Kung sinabi natin makapag-branch out, it doesn't mean na yung sumunod na iglesia na natatag sa Antioch ay lesser church o mas malak may authority ang Jerusalem church over the Antioch church. Tignan natin. The Antioch church began through the witness of the Gentile believers. So in chapter 8 makita natin hanggang sa 11 na nabuo ang Antioch church dahil na-open na ang gospel sa mga Hintil. So nandito na nagkahalo na sa letters B makita natin, this was the beginning of mixture of Israelites and Gentiles in the same church. Meaning meron ng paghahalo, assimilate ng mga Jews and Gentiles, nakikater ng iglesia yung pangangailangan na marinig din ng ibang lahi yung ebanghelyo. So, as we can see here, in letter C, this was also the beginning of the name Christian. Dito unang nabanggit or na-coin yung terminology ng Kristiyano. Meaning, meron na silang identifying mark. Ay, ito yung mga Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, it started as a derogatory term. Ay, yung mga naniniwala kay Kristo. No? Ang iba, tawag sa kanila, the way, yung daan. So, sa madaling salita, nagkaroon na sila ng identity na matatawag sila collectively as a group. Now, in letter D, the church expressed its fellowship with the Jerusalem church in its famine needs. Nakita natin, though both churches are existing autonomously, but they are interdependent to each other. Nakita dito sa verse sa Acts, yung binanggit na may pangangailangan yung Jerusalem sa pangangailangan na pagkain. And both the Jerusalem church and the Antioch church helped each other. So, hindi porket autonomous sila, wala silang pagtutulungan. In letter E, there was a structure of leadership known as prophets and teachers. So, ito medyo controversial dahil yung prophets and teachers, nakita natin na nag-exist naman talaga sa first century church. In the church of Antioch, in the church of Jerusalem, may mga propeta at apostol sila doon. So susunod doon sa letter F, the church could send individuals for the mission of the gospel. Nakita natin sino yung mga send out. It was led by the apostles. By
the Apostle Peter and Paul na nangalat sila sa buong known world back in the day. Now, the church looked to the Jerusalem apostles to answer the problem of legalism. So, merong apostles, may prophets, and in this case, ina-address ng church yung problems, especially the problems of legalism, through the wisdom of the apostles. So, anong take natin dito? Bakit siya naging controversial? Here are the observations. Letter A, all the essentials of the local church are present in these model churches. Lahat ng mga essentials, mandates, membership, discipline, practices, pero papasok din doon yung prophets and teachers. Both are essential. Letter B, the structures, while indicative of the permanent, are not necessarily normative. Yung structure na pinakita sa Jerusalem Church hanggang sa Antioch Church, though these are indicative ng mga tinatawag na essentials sa church, pero hindi ibig sabihin ng essentials na na-indicate sa first century church ay normative siya in application to the modern church o sa church na, sa panahon natin. Example dyan yung apostles and prophets. So hindi siya normative na dapat meron silang propeta at apostol nung panahon na yon, dapat meron din tayo. O sinabi sa Ephesians, God created the church in the foundation of the apostles and prophets. O dapat may apostol at propeta rin tayo. Hanggat wala tayong apostol at propeta, hindi tayo pwede maging church. Now, those two ministries or those two ang tawag, di ba, yung fivefold ministry, kasama doon yung apostles, teachers, prophets, pastors, and at ang sinasabi ay kailangan ito ay nasa iglesia lahat, masasabi natin that as we exist now as a church, we do have apostles and prophets. Meron pa rin tayong apostol at propeta. Yun nga lang, patay na. Okay? At ito mga apostol at mga propeta ay naisulat na lahat ng kailangan nating malaman for our faith and for our practice. So it is indicative in the first century church na sinabi nung meron silang apostol at propeta, but it is not normative sa atin ngayon na magkaroon pa rin ng existing buhay na propeta at apostol dahil nagampanan nila yung kanilang trabaho. So the Church of Christ was already established from the time when Christ said, upon this rock I will build my church, and in the first preaching of the gospel to the Jews by Peter, na-establish yung membership, they were baptized, they repented, they believed in Christ, at naging miyembro sila ng Jerusalem Church from the time na na-establish na ng mga apostles and prophets lahat ng teachings, lahat ng mga belief system na isinulat na sa New Testament and referring to and corroborating with the Old Testament, na-establish na lahat ng pundasyon. So, though it is indicative, it is not normative. Letter C, the permanent must be corroborated by the didactic parts of the New Testament. So, yung mga permanent na mga marks or yung mga permanent indicators ng isang church, ay sabi dito, it must be corroborated by the didactic parts of the New Testament. Nagkakasundo to sa mga commands ng New Testament church. Hindi to dapat sumasalungat at ito dapat ay nasusuportahan ng mga commands na sinasabi. So indicative as against the deductive, no? Ini-indicate lang, pinapakita na ito yung meron sa New Testament church, at yung mga deductive naman, didactic, ay yung mga sinasabi na dapat hanggang ngayon na-apply natin at meron pa rin sa iglesia natin. For example, church discipline. It is indicated in the first century church na merong church discipline. That's indicative. Deductive rin na sinasabi, kinokomand na sinabi ni Christ, siya mismo nagsabi sa Matthew 18, sa binasa natin, pag may nagkasala, anong gagawin? Kausapin mo. And then so on and so forth. So,
inyong observations. Now, in the Pauline picture, in the book of Ephesians, chapter 4, verses 1 to 6. Yan. Basahin po natin sa verses 1 to 6 in the book of Ephesians. Sabi po dito, I therefore, a prisoner of the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But God's grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gifts. Verse 8, therefore it says, when he ascended on high, he led hosts of captives and he gave gifts to men. Gave gifts to men. In saying he ascended, what does it mean? That he had also descended to the lower regions of the earth. Lower regions, the earth. He who descended is the one also, who also ascended from above all the heavens, that he might fill all things. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ until we all attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. So in that passage, we can see the description here is the ideal body life that every local church must aspire after. Nakita natin yung sulat ni Pablo, ito yung ina-aspire ng isang iglesia. So if there will be a checklist for a church, ito yung mga binabasihan natin. Number one, the unity of the church stands on fellowship with the Spirit and the faith. Ang pagkakaisa doon ng iglesia ay tumitindik sa pagkakaisa ng Espiritu at ng pananampalataya. The fact of oneness, this is an indicative. Yung pagkakaisa becomes duty of endeavoring to keep unity. The imperative, what is commanded. So, pinakikita doon nagkakaisa ang iglesia, this is a fact. Hindi ito maitatanggi. Pero ito po ay hindi lamang isang fact, but it is a duty. Meaning, pag sinabi kasing fact, totoo ito sa atin, nararanasan natin yung pagkakaisa. Question, is the church always united? Is it always united? The answer is no. Nagkakaroon tayo ng divisive thoughts and actions, and may mga, minsan nagkakaroon tayo ng mga hidwaan sa ating mga sarili. That's why it is imperative or kinokomand ng salita ng Diyos that we must endeavor to keep the unity. So hindi natin pwede sabihin, matik sa church, united yan. So hindi na tayo dapat mag-effort. No. Though it is indicative, pinakikita ng mga iglesia ng Panginoong Kristo ay nagkakaisa, but we must work to keep the unity of the church. We must endeavor that. Now, the common individual experience turns into a community pledge. Makita natin yung common individual experience, yung isang tao lang na experience niya, pakikiisa kay Kristo, magiging community pledge to ng bawat isa. Pwede bang sabihin ng isang individual members, I'm united with Christ, but yet he's not in pledged or united with the believers na kasama niya. Hindi pwede, di ba? Kaya kailangan, ito ay kung totoo sa isang individual, totoo rin sa kalipunan ng mga mananampalataya. Number two, the ministry of the church is built on teaching leaders and gifted members.
ang ministeryo na iglesia ay nagmumula ito o tinatayo sa pamamagitan ng mga pagtuturo ng mga tagapagturo at ng mga kalalakihan o miyembro ng iglesia na may kakayahang magturo. Christ himself gives the men who will lead the church in teaching and ministry. Nakita natin doon, sa binasa natin sa Ephesians, it is God who gave the prophets, the apostles, the teachers, the pastors, the evangelists. Ang Diyos ang nagbibigay noon. At yung mga tao ngayon, mga kalalakihan na binigyan ng ganung gifts, ay gifted. Ibig sabihin, hindi yun, it is divinely given by God. Wala silang may pagmamalaki. For example, ang isang pastor o elder na vote dito no, sa posisyon, wala akong pagmamalaki kasi ito'y bigay lamang ng Diyos. Ganon din yung isang miyembro, ordinary member na may gift ng teaching, wala kaming pagmamalakihan sa isa't isa kasi bigay lang naman ng Panginoon yun. Eh, hindi yun kakayanan namin sa aming sarili, kundi ito'y regalo ng Diyos para sa iglesia. So, with the experience of grace is the promised provision of gifts to every member. Gifts, grace is given to every Christians, and every Christians who are member of the church for sure has a certain gift. Hindi pwedeng sabihin mo na wala kang kaloob o regalong tinanggap sa Panginoon. It's just a matter of knowing, discovering, and then utilizing that gift. Hindi pa pwedeng ang mangyari eh, gusto mo mamili ka ng gift. Hindi. Binigay ng Diyos yung gift, hindi siya pinipili. Limbawa, babae ka, gusto mo magkaroon ka ng gift ng pastoral ministry, ng preaching. Eh, babae ka eh. Hindi yon ang function ng kababaihan sa iglesia. Kung lalaki ka naman, binigyan ka ng gift ng Panginoon to teach, pero ayaw mo naman magpagamit kasi nananaghili ka or gusto mo yung ibang giftings. No? Ayaw mong gamitin yung gift na binigay sa ng Panginoon. Gusto mo mo, pwede ba tayo mag-swap? Hindi ganun. Kung ano binigay ng gifting ng Panginoon, it should be utilized by each members for the edification of the church. So, no one is without any gift and no one has all the gifts. Mutual reliance by each on all and by all on each. Mutual edification. Hindi pwedeng sabihin ng isang pastor, ah, lahat yan gifts ko. I am jack of all trades, master of none. Pwede kong gawin lahat ng mga bagay na yan. Hindi. Ang isang pastor, specifically, ang gift niya, malamang teaching. Nandun na yan. Shepherding. Pero hindi lahat kayang gawin ni pastor. Kaya nga may mga deacons. Kaya nga may mga kababaihan na may mga skills and gifts na nagagamit nila for the edification of the church. So may mutual reliance. Meron tayong pag-asa sa isa't isa. Number three, the commitment of the church is communal service to one another. Nakita natin yung word communal, no? Service to one another. The community is aspiring after growth in the stature of the fullness of Christ. Hindi individual growth ang gusto. Kailangan pare-pares tayo lumalago sa pagiging isang Kristiyano sa imahe ni Kristo. Hindi pwedeng ikaw lang ng ikaw, ng ikaw, ng ikaw ang tinitignan mo naglumalago. Can you imagine if we are one body at yung kaliwang braso lamang yung lumalaki yung muscle? No? Isang parte lang ng katawan yung lumalaki at yung kabila ay hindi. Bakit? Kasi puro kaliwa lang pinambubuhat mo. Abnormal yung size, no? Hindi tama, hindi balanse. Can you imagine yung isang katawan ay magfo-function ba siya ng normal kung isang part lang yung laging na-exercise? Kaya dapat, sabi dito, the community is aspiring after growth in the stature of the fullness of Christ. If each and every member of the church, including the office bearers, ay gagawin nila yung mga trabaho nila, we will grow together as a temple na sinabi, a temple na kung saan nananahan ang Panginoon.
hindi siya isang caricature, but rather we are building the body of Christ. Everyone in the church has a share and supply for the whole community. Meron kang share, meron ka rin supply. Ibig sabihin, meron kang ambag at meron ka rin papapakinabangan. Okay? Meron kang tinatanggap at meron ka rin maibabahagi. Hindi lagi pakabig, kundi dapat mutual. Anong mutual? Mutual edification. Kaya nga in the Corinthian church, ano naging problem nila? Ano naging problem nila? Naging personal edification. Lahat gustong kumanta, lahat gustong mag-prophesy, lahat gustong mag-speak in tongues, lahat gustong mag-preach, lahat magagaling. So, ano mangyayari sa isang iglesia na lahat na lang gusto nila sila yung magaling. Hindi ito lalago. So, everyone in the church has a share and supply for the whole community. In the pulpit commentary, it is said, in a healthy church, there is a continual work of building up, construction, not destruction. It's proper business. Ano daw ang trabaho ng isang lokal na iglesia? It is edification. Pag-build up, not tearing down. Promoting peace, purity, prayerfulness, trust, activity in the work of the Lord, but all in love, the absence of which makes winter instead of summer, declension instead of progress, death instead of life. Isa-isahin po natin dito. Lahat ng nabanggit na dapat pinopromote, peace, purity, prayerfulness, trust, activity in the work of the Lord, but all in love. Tanggalin mo yon, lahat ng bagay na yon, tanggalin mo yung pag-ibig din, makamtan mo man lahat yung binanggit doon ng mga trabaho pero nawala ang pag-ibig. O magtanggal ka ng isa, ano mangyayari? You, sabi dito, it makes winter instead of summer. Manlalamig. Imbis na tag-init, no? Imbis na maging productive, ang indication po ng winter is nakakulong ka lang sa loob ng bahay mo, wala ka masyadong magawa, hindi ka makapag-plant, hindi ka makapag-harvest, because it's winter. Kung sa mga hayop pa nga, hibernation nila yun. Tutulog lang sila. Walang pakinabang yung panahon. So, ganoon ang nangyari kung wala itong mga bagay na to. Aside from that, declension instead of progress. What does it mean? Yung declension. Declension is moral, tag dito, decline. Pagbagsak ng moralidad. Pagkakasala. Death instead of life. So, for us to be a healthy church, kailangan, ang aim natin is for mutual edification. Now, that's the point for the early churches in the Gospels and also in the Book of Acts, Jerusalem Church and the Church in Antioch. At pinakita rin dito yung observations at yung Pauline picture of the church in the Book of Ephesians. So, yung sa writing po kasi ni Paul ay pinakikita na yung pag-assimilate ng mga Jews and Gentiles into one community church. Now, punta tayo sa next page. The church as covenant community. Ito na. Kagagaling lang natin dito. This is a good descriptive terminology for the local church. The church ay covenantal community. It covers the essentials of the church as we see in our models. Ano yung mga models na tinignan natin? The Antioch and the Jerusalem Church. They are both covenantal. It links the church with the covenant community of the Old Testament and the New Covenant context of the New Testament. Pinakikita doon yung connection sa New Old Testament church, ang covenant ni Abraham, Isaac, at Jacob, at nila Moses at ng mga forefathers sa bayan ng Israel with the Lord, ay sinasalamin din yung covenantal context in the New Covenant, in the New Testament. So the point here is, the composition of the church is created by the covenanting of its members. Nag-exist ang isang iglesia because of the covenant they have with each other and with God. So the first one is, they are voluntarily pledged. Hindi lang sila voluntarily pledged, they are regularly gathered. Number three, they are instructionally ordered and divinely mandated. So itong apat na ito ang pagpapakita ng isang covenantal church. Unahin natin yung voluntarily pledged. What does it mean? Pledge is the basic concept of the covenant.
Ano ba yung pledge? Kasunduan yan. Parang sa isang dalawang individual na magkaasawa, nagsisimula yan sa ligawan and then betrothal, which is yung engagement, no? And then marriage. So, between two equal parties, it carries the nature of solemn and legally binding agreement. At wala tayong makitang pinakamalapit na description o example kundi yung covenant of marriage. Okay? Hindi lang ito kasunduan ng laway, but this is a legal and binding contract. The point here is the members enter into the church voluntarily, but once entered, they are pledged. Voluntary yung pagpasok. Ibig sabihin, pag may magpapamembro, at bawat isa sa atin dito nagpamembro, wala nang pumilit sa'yo, magpamembro ka dito. O tinutukan ka ng baril, magpamembro ka. Wala. We are all voluntary gathered at nag-decide tayo na, okay, magpapamembro ako, undergo ako ng membership class, membership process, interviews, and whatnot. So these are voluntarily done. But once you have voluntarily entered, you are now pledged. Committed ka na. Meron ng legal o kumbaga isang kasunduan na under a binding agreement. So, letter A, makita natin dito yung baptismal entry. More on this sa mga may topic din tayo for baptism. Actually, na-discuss na ito ni Brother, sino ba nag-discuss ng baptism? Brother Chester, yata. Oh. Ay, di ba? Ayun, kung sino man yung... Ay, ikaw ba? Ikaw na lang? Si Brother Rico na lang. Ayun. Babalikan naman natin yun. So, yung baptismal entry. For example, in the book of Acts, chapter 2, what shall we do then, brothers? Sabi niya, repent and be baptized. No? Nabautismoan sila. Bakit? Ano ba yung baptism? As basic as saying that it is a public declaration of your allegiance or belief to Christ. Pinapublicize mo na ikaw ay kasama ni Kristo, nananampalataya sa Kanya, at ikaw ay kaisa na ng katawan ni Kristo. So, pangalawa, yung confessional entry, that's letter B. The church is composed of those who pledge to keep the confessed faith of the church. Hindi ba pwedeng nagpabaptize ka sa isang iglesia and then hindi ka naman united in their confession? For example, nagpa-baptize ka pero ang ina-uphold mo ay ibang confession. Hindi ka nag-uphold sa case natin. We are 1689 Baptist confession. Ikaw ay nasa kabilang side. Nasa Westminster ka. So, yung mga ina-uphold mo, pedo-baptism and whatnot. Kagaya ng mga kapatid dati sa Presbyterian. So, though, wala namang masama doon sa kabilang side, no? Pero, kung ikaw magpapa-accept sa membership na isang lokal na iglesia, kailangan may confessional unity. That's basic. Okay? Kaya pinag-uusapan natin sa interview. Have you studied, have you read at least yung 1689 Baptist Confession of Faith? Handa ka bang magpasakop sa mga tenets nito, sa mga pinanampalatayan nito? Those are things na dinidiscuss at para maging miyembro ka ay kailangan i-uphold mo. And lastly, letter C, ministerial mutuality. The church is composed of those who pledge to serve one another. So hindi ka nagpamiembro to sit pretty and to just enjoy the benefits of the church. No, may trabaho kang gagampanan bilang isang miyembro. At anong trabaho natin? Binanggit natin kanina, to build up the body of Christ. It's mutual edification. Hindi ka nagpamiembro sa isang church tapos ang gusto mo eh, lagi ako dapat hinihimas-himas lang, kailangan binibaby lang ako. Hindi. Trabaho mo na mapalago din ang iglesia. Hindi ka nagpamiembro sa isang iglesia para maging beneficiary lamang. Okay? Hindi naman tayo mga inutil. Kumbaga na nangaghihintay na lang tayo ng biyaya. Hindi. The Lord has enabled us to be of service to each other. Kaya very vocal si Paul sa kanyang mga statement ng mutual edification, one of which, isa sa mga favorite passages ko, I do nothing out of selfish ambition and vain conceit, but consider others better than yourself. Isipin mo yung ibang tao, wag yung pansarili mo lamang. So that's voluntarily pledged. Yung second na
pag-aaralan natin dito sa covenant community is regularly gathered. Pinag-aaralan natin noong nakaraan yung word na kahal o yung gathering ng kalipunan ng mga sa Old Testament, no, yung assembly. So the word is assembly, nang gagaling doon yung word na assemble. In Greek, ginamit naman yung word na ekklesia. In the usage of word ekklesia, we have seen how the idea of gathering is central. Ang central sa isang church or sa isang iglesia or ekklesia ay yung pagtitipon. Pagsasama-sama. The point here is, the identity of the church as church is vitally grounded on the fact of its gathering. A church cannot be a church if it's not gathering. Kahit ano pang sabihin mo, meron kaming 1,000 miyembro pero hindi naman nasasama-sama sa isang pagtitipon, pagsamba sa Panginoon, that cannot be considered as an assembly. Paano, ang Avengers ba, sa mga fan ng Avengers, pwede bang, as Avengers, assemble, pero hindi naman sila kita-kita. Nag-chat na lang. O sige, good, dito na ako sa bahay. Makipaglaban tayo sa mga kalaban ng Avengers virtually. Hindi. Sama-sama dapat. Nagkakita-kita physically. So, this is rooted in the Old Testament congregation of Yahweh gathered in the presence of God. Yung kahal, which is the assembly, and the solemn assembly hinaharap nila ang Panginoong Diyos. That's in the Old Testament. This is in contrast to the idea of a parochial, territorial, denominational church. What is the parochial, territorial, and denominational church? Miyembro ako ng iglesia na isa lang yung tinatahak. For example, ang idea ng iba is SBC ako, Southern Baptist Convention. Ito na yung pagsasama-sama namin. We are a church. Kahit hindi ako ma-attend, miyembro ako yan. Kasi bakit? May pinirmahan ako, miyembro ako nito. O for example, in the parochial sense, lahat ng mga nasa, Sitio San Agustin, they're all under the parochial of St. Agustin. Okay? So, lahat na nandun. Pag tinanong, ano iglesia mo? Doon ako sa San Agustin kasi yung lugar ko sa San Agustin. Kahit hindi naman siya miyembro doon o hindi siya nagpapakita doon, hindi siya nag-a-attend doon. So, hindi ganun yung idea natin ng isang church na regularly gathered. Contrast yun, kabaliktaran yun. So this is contrary to the modern practice of remote control church. Example, television church, internet church, etc. May mga churches ngayon na TV lang. Na? Nasa mall, pasok ka sa isang room, may mga kasama ka doon, tapos may panonood kayo. Eh di sa bahay ka na lang, magbukas ka ng TV, hingi ka ng link, panoorin mo sa YouTube. That's not a church. Kahit ano pa sabihin mo, marami naman kami dito eh. Hindi eh. Nasaan yung pastor mo? Nasa TV. That's not a church. Okay? So they are regularly gathered. Number three, instructionally ordered. Instructionally ordered. The leaders of the church are described in terms of their teaching functions. The point here is the church is governed around the interest of the teaching of the word. Ang centrality ay pagtuturo. Hindi kantahan. Okay? Hindi pagdami. Hindi pagyaman. Hindi yung connection sa negosyo, sa networking, or whatever. It is the preaching and teaching of the word of God. This is grounded on the apostolic identity of the church. Ano yung apostolic identity of the church? Bakit ang daming sinulat ni Paul? Ang dami niyang epistles. Si Pedro may epistles din. Bakit? They're instructing the church. They are teaching the church. They are making sure na merong ground sa salita ng Diyos ang isang iglesia. Instructed. Okay? So yung order nagmumula sa instruction. Kaya kung bakit sinabi ko kanina, may apostle pa rin tayo sa church. We are an apostolic church in a sense that we still and will always uphold the teachings and instruction of the apostles. Hindi tayo lumalabas dun. And the moment na may tumayo dito, ako na ang bagong apostol, di lumiis ka na sa katuruan. Dahil wala nang bagong apostol, wala nang bagong sugo, wala nang bagong tagapagturo na
inappoint si Christ, kundi yung naisulat na sa apat na sulok ng salita ng Diyos. And the moment na sinabi natin may bagong instruction ng Panginoong Diyos, dinadagdagan natin yung salita ng Diyos. At anong katumbas nun? Impyerno. Sino daw ang magdagdag at magbawas o magbawas sa salita ng Diyos ay nanganganib sa dagat-dagatang apoy. So, sa madaling salita, to be an apostolic church, to be instructionally ordered, is we adhere to the instructions and teachings of the New Testament apostles sa kanilang mga sinulat. Imagine this, kung may magpapakilala ng apostol sa atin, napakayabang naman niya. Ano ba dapat para maging apostol ka? Kailangan nasaksihan mo ang death, burial, and resurrection of Christ. Kailangan nasaksihan mo yung kanyang resurrected form. Kaya yung mga modern day apostles, bubulahin ka, sasabihin sa'yo, ah, na-meet ko si Christ. I'm not sure if it's a dream, a vision, or it's a physical encounter. Eh, sino magpapatunay nun? Siya lang. walang matibay na basihan, kundi yung sarili niya lang, no? So in the New Testament church, nakita natin all the apostles have shown signs, wonders, and miracles para ma-establish yung kanilang katuruan. That's the reason why we believe and uphold their teaching. Wala tayong dinadagdag o binabawas. Now, this is grounded in the apostolic identity of the church. And second, this is contrary to the primarily managerial, psychological understanding of leadership. Hindi siya business model ang isang iglesia. Nag-adhere tayo not pragmatically of what works. Yung pragmatic kasi sinasabi natin, whatever works, gagawin natin. Kaya nga nag-arise yung idea ng purpose-driven church, G12, kasi dumadami kami. Lumalago yung iglesia eh. Well, because it works. The model works. We are not instructed by Christ to believe whatever works. That's pragmatism. Ang teaching ng pragmatism ay pag gumagana ito, okay lang. For example, pag sinabi natin na we don't believe in those things na whatever works lang, maraming crusades na nangyari na sa buong Pilipinas. Kunyari, Pilipinas na lang. Libo-libo na yung tao na nagtaas ng kamay, nagsabi na, Lord, I accept you as my Lord and my Savior. Come into my heart and I believe in you. And sasabihin ng pastor o evangelist sa stage, simula ngayon, ikaw ay mananampalataya na. And after many months, weeks, months, years, yung tao na yon o yung libo-libong tao na yon nasaan na? Mananampalataya pa rin ba sila? Well, ako, sa dami natin ang crusades na nagsasabi na these people are already believers, hindi ko sila nakikita. I mean, dapat pumuputok ang bawat lokal na iglesia. Sobrang dami dapat natin ngayon kung ganun karami yung naliligtas. So ang argument is, wag mong i-despise yung mga ganong klaseng style ng crusade na nagpapa-altar call at sasabihin tumanggap ka kay Kristo. Wag mong i-despise yun. Kasi ginagamit din ng Panginoong Diyos yun. For example, sa 2,000, may isa man lang na nasave. May isa man lamang naligtas. Eh di, nangyari yung kalooban ng Diyos. Well, hindi ko i-despise yung isa na naligtas. But for me to say na ito yung modelo ng evangelism at how we do church, then that's pragmatic. Pragmatism yun dahil nag-work eh. So kapag may mas nakita kang model, kahit hindi sinasabi ng salita ng Diyos, basta nag-work sa standard mo, eh ito yung i-adapt mo. Pero hindi yun ang sinabi ng Panginoong Diyos. The church should not work in the pragmatic way, but through the instruction, faithful preaching of the Word of God. Forming Christ. Si Paul, nag-labor siya to form Christ in you. Sabi niya, mabuo si Kristo sa inyo. Walang shortcuts. Pinagpapagura niya, dugot pawis. Ganon din tayo. As the instruction of God is given to the church, we don't subscribe to the psychological and managerial understanding of leadership. Naalala ko,
yung pinopromote yung G12 sa may mga association ng churches na nakaka-attend ako dati sa Quezon City at pinopromote nila. Ah, kung yung mga church nyo ay 10 taon na, kayo-kayo pa rin, mag-G12 kayo, dadami kayo. That's pragmatic. Bakit ba sa loob ba ng 10 taon sinasabi natin na kung kayo-kayo pa rin ay hindi tapat ang Panginoon at hindi siya kumikilos? The other day, I was browsing the website ng CRBC, Cubao Reformed Baptist Church. Yung hindi pa naman updated yung ano nila, no, yung kanilang website kasi parang 2019 pa or 2020. Nakita ko doon yung huli nilang bilang, parang nasa 150 plus lang sila. Yung official members from 1980 something, or 1979 yata or 1980. Nag-start ang church. Tapos nasa 150 plus lang sila. Pwede ko pang sabihin na grabe kayo, tagal-tagal nyo na, nasa 150 lang yung members nyo. Samantalang kami, unang bagsak, 26 kami. So kung po-project ko, kung ang batting average, taon-taon may tigbe-26 kami. Kung abotin kami ng 30 years, ilan na kami ngayon? So mali yung ginagawa nyo, CRBC, kasi onti lang kayo eh. No! We don't view it that way. But rather, we believe and we trust the Lord in growing His body. It is Christ who grows His body through us, through the instruction given by God. Not to the psychological and managerial understanding of leadership. Ano mangyayari pag ginamitan mo niyan? Yung man's work, man's idea. Ay, puputok talaga yan, dadami yan. But it will not last. Hindi yan mananatili. Di bali ng 150 tayo, matapos tayo, dumating ang Panginoon, 150 tayo, kung 26 pa rin tayo. Kung yung 26 namin ay naging tapat, na natili hanggang wakas. Kesa yung libo-libong pumasok, and then lagas din lahat. Maraming nagsarang churches. Maraming nagsara dahil akala nila, nagawa na nila yung instruction ng Panginoon in growing the church, but yet they failed. Nakakatakot. Kaya mayroong mga requirement na nagsasabi, meron akong libo-libong pastor, libo-libong ganyan na turuan, and all the glory is to Him. Good luck na lang pag humarap ka sa Panginoon. Number 4, divinely mandated. The functions of the church are derived from her identity as belonging to the triune God. The church is originated by God, the triune God. Kung paano yung triune God nagsabi, let there be light, there was light, and everything was created. It is Christ who said, upon this rock, I will build the church. It is by God's divine mandate. The church tasks are defined by God Himself, not man. The church is not primarily a sociological, cultural unit to derive its task from civil society. We don't adhere to the civil government and the civil society at dun tayo mag-take ng identity natin o ng function natin. Hindi dinidikta ng paligid ng society natin kung ano dapat nang gawin ng iglesia. Kaya pag may mga nakita kayong mga posts sa Facebook or sa social media na magsasabi, the church must be this, must be that, filter it kung ano yung definition ng salita ng Diyos, kung ano iglesia. May mga nagsasabi na ang iglesia ay parang isang museo, ay hindi isang museo, kundi isang ospital, yung mga ganon. Ingat tayo sa mga definition na ganon. Bakit? Though it sounds good, it sounds okay, but it pales in comparison to how Christ describes His church at ang mandato ng iglesia. So, the church is not primarily a sociological, cultural unit to derive its task from civil society. Kaya yung example natin kanina sa benevolence, it is subservient to the preaching of the word and prayer. Bakit? Ang dami nang gumagawa ng benevolent works. Ang dami ng mga institusyon na ginagawa yun. So hindi na natin, kumbaga hindi nang ang definition ng iglesia, kundi ang pagtuturo ng salita ng Diyos at pananalangin. The church is much less a commercial enterprise to define its task by the market. Ulitin ko po, the church is much less a commercial enterprise to define its task by the market. We are not a marketable institution. Ano ibig sabihin nung we are not a marketable institution?
Hindi tayo stockholders na kung saan we derive our identity kung ano yung dinidikta ng marketplace. Okay? Whatever is uso. Hindi. Hindi. Bakit? Maraming institusyon na nag-exist because of the demand. Naalala niyo sa inyong economics, the law of supply and demand. Eh pag may law of supply and demand, nag-exist ka dahil sa demand ng tao in the market. But the church is not like that. The church is something na nag-exist hindi dahil gusto lamang ng tao. Hindi. It's because it is mandated by God. Mandato ito. Parang oxygen yan. Yung supply and demand, eh, though may supply and demand pagdating sa mga basic things, earth is full of oxygen, it is mandated by man to breathe oxygen. Okay? Hindi siya preference. Hindi pagpunta mo sa isang lugar, OT kasi oxygen dito, gamit ka nalang ng CO2 o ng ibang gas. Hindi. You can't be pragmatic with oxygen, whatever works. Hindi. Kailangan ba ng oxygen? Ganun din sa iglesia. Mandato ng Panginoon yan. Okay? So, pupunta na po tayo sa mga issues. Sa ating pagtatapos, haharapin natin yung mga issues na ito. The first issue na haharapin natin is yung local church and para-church organization. Ano yung para-church? Parang church. Para-church, character of para-church organization. Number one, it is humanly organized and defined. Ang nagdidikta kung ano ang organization na ito ay hindi yung salita ng Diyos, kundi yung tao na nagbuo nito. At ito ay ginawa ng tao. Gusto ko magbukas ng organization na makakatulong. Pag sabi natin para, define dito, side, on the side. So, it is primarily focused. It is organized with few rallying points of agreement. So, hindi siya covenantal. Ay, sorry, it's minimally focused pala. Meron lang siyang isang tinututukan na task. For example, ang para-church organization, kunyari, ay bahay ampunan. No? O yung sikat to eh. Ang tawag dyan, yung Labstruck. No? Organization yan na ang pinakatutok niya ay ministeryo para sa mga kabataan na umiibig. Tinuturuan nila kung ano bang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa pag-ibig. So, that's a para church organization. So, it is organized with few rallying points of agreement. Number three, it often erodes into a substitute or competition to the church. Minsan, naging competition pa siya sa iglesia. Bakit? Eh, attenda lang ako ng conference ng mga para-church organization. Or minsan, busy sa para-churches, hindi na umaten ng church. Ano yung mga para-church works? For example, may isang para-church organization na ang nilalayo nila ay makapagbigay ng tulong sa bawat nasalanta ng bagyo, ng mga kalamidad, yung mga ganon. So ang ginagawa nila, ito ay pagsasama-sama ng iba't ibang mga mananampalataya sa iba't ibang churches. At may rallying cry sila na puso organization. So this is not a church. It is a para-church organization. At ang nangyayari kung minsan, nauubos yung panahon ng mga miyembro ng mga lokal na iglesia o even yung sarili lang church in doing those things. Hindi nagagawa na yung mandato na primary work ng church. So focus na focus sa mga conferences, focus na focus sa mga seminar, focus na focus sa mga benevolent works, pero napapabayaan ang mandato ng iglesia. O nakakompetisyon pa yung iglesia. So, the point here is the legitimacy of any para-church group must be as a complementary subordinate to the interests of the church. Example, Bible translations, literature, and seminar trusts. So, hindi pa pwedeng yun ang pinaka, ano mo, no? Yung pinakatutok ng iyong paglilingkod sa Panginoon, yung para-church na lang. Kundi dapat nagko-complement ito or subordinate, nagpapailalim siya sa iglesia. Tayo, may mga plans kami ng mga office bearers na magkaroon tayo ng mga seminars or possible conferences in the future.
our church doesn't exist for seminars. Okay? Yun ay ano lamang, kumbaga, palamuti lang, kumbaga, sa kabuuan ng isang masterpiece. Pero kapag yung palamuti, ginawa mong central, ang pangit na nun. Diba? Ay, imagine ang kababaihan, kunyari, ano ba yung accessory sa inyo? Ipit. Kunyari, meron kayong, tawag dun, yung clip sa buhok. Noong 1980s, palakihan ng mga accessory. Kaya uso yung mga bangles, mga headband na mas malaki pa sa ulo mo. Yung mga ganun. Kung na-imagine nyo yung fashion noong 1980s, it is brightly colored, malalaki. Basta, it's huge. Pati yung buhok, malalaki nung araw. Bakit? Kasi yun ang focus nila. Hindi na yung, minsan natatakpan na yung mukha eh. No? So, sa madaling salita, natatanggal yung primary na papalitan ng hindi focus or ng accessory. Can you imagine, naglalakad ka sa kalye, no? Mas malaki yung, ano mo, yung tag dito, headband mo kaysa sa ulo mo. Parang maglalakad. Diba? These things are caricature. These things are funny kung imagine natin. But it happens in churches. Mas tinututukan yung accessory kaysa sa main purpose or yung pinaka-main na kailangan tutukan. So, this is the essence of its name, para church. Binabanggit ko kanina, on the side of. Hindi siya pwedeng gawing priority. Okay? So, kapag meron sa atin dito, halimbawa, kapatid, papaalam si kapatid, Pastor, hindi po ako makakaatin sa Lord's Day kasi meron po kaming para church activity. I have to call that out. Bakit? Ipagpapalit mo yung araw ng panambahan, pagsamba sa Diyos, dahil meron kang isang activity na kailangan gampanan sa isang para-church organization. Kahit pa sa church natin yan, hindi tama yon. Kasi ang primary na trabaho natin ay sumamba sa Diyos. Kailangan nating sambahin ng Diyos. Secondary na lang yung mga para-church. Membership to a para-church organization cannot substitute for church membership. Hindi pwedeng ipalit. Hindi pwedeng, miyembro kasi ako ng ganitong organization. For example, member ako ng Rebap Luzon. Pwede ba yun? Member ka ng Rebap organization pero hindi ka member ng isang local church? Hindi ka tatanggapin. Because, alam natin understanding. Pero may mga believers na ang pinakabuhay na nila, believers to, genuine believers, ang buhay na nila yung membership nila sa isang para church organization. For example, you're working in a company, example, CBN Asia, no? Professing Christians, itong organization na to, or World Vision, isang organization na nag-aalaga sa mga orphans, sa mga mahirap, pero hindi ka member ng isang church. So that's wrong. Hindi tama yun. A parachurch cannot usurp any of the mandates of the church. For example, corporate worship or sacraments. Hindi pwedeng gawin ng isang para-church organization na mag-gather sila in worship at gawin yung mga sakramento since they are not a church. Kahit pa mag-breaking of the bread sila linggo-linggo, hindi naman sila iglesia, hindi pa pwede. Walang bilang yun. Okay? So that's the issue of local church and para-church. Second, local church, is it an organism or organization? Define natin. The church is an organism. Because it's a continuing life animated by the habitation of the Spirit. Buhay ito. Ito ay nagtutuloy-tuloy, continuing life. Eh, ang miyembro ng isang iglesia ay mayroong eternal life. So, ganun din ang church ni Christ. Sabi ni Edmund Clowney in the church, clearly, the church does not vanish when no meeting is in progress. The church is present wherever its members are. One great gain of the Protestant Reformation was its recognition of the place of the laity in the church. Rejecting the Roman Catholic view of separate priesthood endowed with sacramental grace, the Reformers taught that all believers have priestly access to the heavenly sanctuary and to every saving grace, needing no other mediator but Jesus Christ. Before the Reformation, in the Roman Catholic Church, ang belief ay kailangan meron tayong priest, may altar,
may mga elemento, may mga bagay para mangyari ang isang iglesia. Hindi ganun ang pinaniniwalaan natin. Kaya tinatanggal natin yung notion na, ah, kailangan kong makausap si pastor para mapag-pray niya ako, para gumaling yung sakit ko. No. It don't lead me to pray for you to get healed. Doon sinabi sa James, dalhin niyo sila sa mga elders. Bakit? Part ng pagdala sa elders, hindi lang yung pagpahid ng oil o ng ano, counseling. Makakausap ka ng elder. O, ba't ka ba nagkasakit? Kasi pastor, kain ako ng kain ang bawal. O, hindi makukorek ka ng elder mo. Hindi lang yung healing. No. May counsel na binibigay. Pero hindi kinakailangan para dinggin ka ng Panginoon, ipadaan mo pa sa pastor. Naalala ko, mayroong katrabaho. Sabi niya sa akin, nag-work pa ako sa BPO, sabi niya, pastor, pag-pray mo naman ako kasi malakas ka sa kanya. Ay, ganun pa eh. Malakas ka sa kanya. So, malakas ka sa kanya. Ano yung ano, idea nung may mas malakas sa Diyos? Hindi. If you're a believer, if you believe na at ikay mananampalataya, miyembro ka ng isang iglesia, may kita mo na tumutugon ng Diyos, nakikinig ang Diyos sa bawat panalangin. Hindi natin kailangan ng mediator because our mediator is Christ. Hindi na kailangan ng tao. So, pastoral point. We must seek the Holy Spirit's vital movement in the membership outside the structure. Ulitin ko po. We must seek the Holy Spirit's vital movement in the membership outside the structure. Hindi lang dito, sa kalipunan ng every gathering natin, pero isinisik kami, no, sa pastoral point. Sinisik namin yung pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat individual na buhay. Hindi lang dito sa kalipunan ng pagdagagather tayo. Letter B, the church is an organization. So it's not just only an organism na buhay, it's also an organization. An order in the structure and conduct of the church. Binanggit natin kanina sa instructionally ordered, it is through the apostles' teachings. May instruction ng Diyos. Ganon din po. The church is an organization, an order in the structure and conduct of the church. Sabi pa rin ni Edmund Clowney, the tension that is sometimes felt between the office of all believers and the special offices in the church is not a tension between worldly institutionalism and spirituality. As we have seen, the Spirit is the author of order as well as ardor. If he brought order out of chaos in the work of creation, he will not reduce order to chaos in the new creation. When the Apostle Paul calls order rather than disorder or frenzy in the worship of the church, he is not quenching the Spirit but seeking what the Spirit alone can give. So the battle between the order of the church and the passion or yung tinatawag na ardor. Pag sinabi nating ardor, yung passion o yung ating matinding for example, yung passionate worship na tinatawag, yung mga pag-express natin ng ating faith through emotions. Hindi ito dapat tinatanggalan ng order. So sabi ng mga charismatic at ng mga NAR, New Apostolic Reformation na mga churches, sabi nila kapag during their singing, kapag nandiyan ang banal na Espiritu, you must lose control. Hayaan mo yung Holy Spirit ang mag-control sa'yo. So kapag sinabi ng, pinaparamdam sa'yo ng Holy Spirit, quote-unquote, na ikaw'y magtatalon, magsisigaw, magugulong dyan sa sahig, sundin mo lang. Lose control. Sabi sa Galatians 5, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and out of control. Anong kasama doon? Self-control. So hindi ibig sabihin na may nagsasabi na dapat hindi natin binabox ang banal na Espiritu. And most charismatic Pentecostal churches, they have this motto that dating in-uphold ko rin, no? As the Spirit leads. Kaya hayaan mo na. Halimbawa, kantahan, dumagsak na ang presensya ng Panginoon, kahit hindi na mag-preach,
Kasi nandiyan na yung anointing. Kantahan na lang tayo, iyakan na lang tayo. Hindi. The Holy Spirit will not instruct us na sasabihin, huwag na kayong mag-aral ng salita ng Diyos dahil nandito na aking Espiritu. Hindi. The Holy Spirit doesn't talk about Himself, but He talks about Christ. He talks about whatever nire-reveal niya patungkol sa kay Kristo. At ang trabaho ng Banal na Espiritu ay hindi tayo panginigin, pakiligin, paiyakin. Hindi. It is to give us clarity in the understanding of the preaching of the Word of God. So siya nagbibigay ng order, ng organization. So hindi natin sasabihin na, walang order sa church as the Spirit leads. In fact, si Paul, when he came, sent a letter to the Corinthian church, anong binigay niya doon? Order. Magkaroon kayo ng order. Magkaroon kayo ng organisasyon. So, as a pastoral point, we must avoid a free-for-all idea of democracy that undermines structural order. Hindi democracy ang iglesia. It is theocracy. Ang Diyos ang nasusunod. At kung anong sinabi niyang mandato na sa sulat, sa apat na sulok ng scriptures, yun ang susundin natin. Hindi natin pwedeng gawin yung whatever works o yung preference lang natin. Kaya nga naniniwala tayo sa RPW, Regulative Principle of Worship. If we will worship Him, we must worship Him according to His standards and according how He wants us to worship Him. It gives a structural order. So hindi pwede yung free-for-all idea of democracy na kung ano lang magustuhan natin. No? Hindi, dapat may structural order. And yung structural order na yun nagmumula sa salita ng Diyos. So that concludes our study about the local church. We are now open for questions or insights. Pwede pong magtanong yung mga nasa G-Meet. Pati po yung mga, syempre, nandito. Baka may mga tanong kayo. Ito muna gamitin natin yung mic. So, sino po una magtatanong? Huwag po kayong mahiya magtanong, please. Evan? Ano pas? Ayan pa, salamat po pas sa labor. Sa ano lang po, yung sa, yun nga po, yung endeavor natin yung ma-reach or yung keep yung unity ng church. Pero,
if I'm not, siguro pas kung tama lang pagkakarinig ko kanina na hindi, parang hindi rin natin absolutely ma-unite lahat ng bawat isa. Pero as long as yung confessional doctrines, yung mga major doctrines. And pas, paano natin i-address yung ano? Yung diversity sa pertain na isang subject, kahit hindi siya political, basta kahit ano, pero diverse yung church. Pero hindi naman naapektuhan yung mga ordinances. So, paano natin i-address yun? Or i-address ba natin to be united sa kahit anong particular subject? So, to keep the unity of the church, very important yung covenantal stance ng isang church. So, if we believe in a particular confession, yun yung i-uphold talaga natin. So, diverse, binanggit mo kanina yung diversity, ano kung may iba tayong hindi man nagkakaisa sa isang stand. For example, eschatology. So, paano natin makikip yung unity, tama? Kung merong diversity sa mga ibang stand. We must be charitable sa bagay na yon. Mag-originate yung charity between two parties. Una-una, syempre yung iglesia, hindi naman tawag dito kasi assuming no na yung taong yun ay member na ng iglesia, hindi naman siya i-kick out dahil iba yung eschatology niya. For example, hindi. So maging charitable tayo doon. At sa part naman ng naniniwala sa isang different stance ng eschatology na hindi in-uphold ng local church, maging charitable din siya sa church na hindi siya magsusow ng divisiveness. Meaning, if he wants to discuss it, dapat ang discussion ay sa, ano, kumbaga sa taas. Ma-discuss natin ito. Kasi kung intellectual discussion ang gustong gawin or spiritual discussion, hindi siya maging beneficial kung yung kumbaga nakikipag-usap ka. I mean, kasi anong purpose, bakit gusto mo itong i-discuss sa level mo or sa member na hindi pa ganun ka kaunawa sa ibang for that particular subject. So kung gusto mo clarity or for the sake of discussion, dapat magawa ito with someone na mature sa church. Kasi ang mangyari kapag ito ay tinuro sa hindi pa ganun kalalim or hindi pa ganun katibay yung kanyang pananampalataya, maaring magkaroon ng unnecessary divisiveness, no? So magsisow ito ng hidwaan sa kapatiran. So it can be discussed but hindi siya ituturo dito sa pulpito. Kung ituturo man siya for reference, for example, kung may teaching tayo about kunyari na lang tulip, no? Tulip. So i-discuss din natin yung flip side which is yung Armenian side, no? Pero kung ikaw ay naging miyembro na ng church tapos nag-struggle ka bigla ka na ano, na puntahan ko kasi yung page ng Grace for All. Sinabi doon, ano daw yung mga Calvinist, uncharitable. Parang gusto ko nun mag, ano ulit, Armenian. Talk to your pastor. Don't discuss it among yourselves kasi kinakailangan ng, ano doon, kumbaga na intervention na ng elder para mas maliwanagan. Para hindi mag-sow ng divisiveness. Alright. Walang follow-up. Okay. Other questions? Brothers and sisters? Check. Yun, gumana. Yan. Thank you, Deacon. Other questions? Sa ano, G-Meet, baka meron. Ah. Okay, mahiya. Yan, si Brother G. Check. Since pas, sinabi niya na kailangan
yung Sun Church is covenanted, tama. Paano po yung mga masasabi po ba natin na teka lang, construct ko lang yung ano. Tawag dito. Parang ganun. Kasi sabi niyo pas is dapat covenanted yung isang church. So masasabi ba natin na church yun? Pero check. Hindi naman sila covenanted. Well, may mga churches na hindi naman covenantal o covenanted in a sense na hindi sila dumaan sa prosesong dinaanan natin, pero nandoon naman yung mga marks. Essential sa maintaining marks. So it is still a church. Ngayon nga lang, problematic sila. Kasi kung wala silang membership, problematic yon. Kung loose, very loose. It's just a matter of time na maka-encounter sila ng unbeliever na pinapasok lang sa iglesia at magkakaroon ng magkakalat yun. Yung unbeliever na in-accept nila sa kalipunan nila. Meron namang mga churches na hindi rebap or hindi covenantal by ano no, at first glance, pero in-uphold naman nila yung covenantal tenets, meaning nandun din, meron silang pledge sa isa't isa ng membership, hindi nga lang kagaya ng ating tinatayuan, pero nandun yung mga principles na in-uphold nila. So hindi para sabihin natin na hindi kayo covenanted, hindi kayo church, hindi naman. Hindi, mahirap kung ganun lang yung gauge natin. So babalik at babalik pa rin ako dun sa essential marks at sa mga maintaining marks ng isang iglesia. Para matawag sila iglesia. No? Pero, ang laki ng duda ko sa mga churches na hindi covenantal or hindi nag-uphold ng covenanting between their members and the church. Parang ang hirap mag-exist ng gano'n na hindi ka makaka-encounter ng issues. And eventually, encounter ka na encounter ng mga issues kasi paulit-ulit yan eh. Hanggat hindi mo na isasara kumbaga yung pintuan, sino papasok dyan? Mapapasok dyan na unbeliever? Magsahasik ng lagim yan? In-accept ninyo? Paano kung wala pang church discipline? Very loose, hindi biblical yung church discipline, problema na naman yun. Naranasan ko na yan sa mga pinanggalingan ko. Ang hirap, as in, ang hirap talaga. Dumating na lang na sa punto na magsara na lang yung iglesia o tuloy-tuloy pa rin, pero parang walang growth. So, pangit yung ganun. At part din kasi ng covenanting is yung recognition ng mga ibang churches na ikaw ay isang ganap na iglesia. Hindi lang yung pagsama sa isang organisasyon na may membership. May mga churches kasi na nagtatayo ng organization na, oh, tayo, magsama-sama tayo dito. Tayo. So, nirecognize sila isa't isa. Kasi nagpamiembro. Sila rin lang. No? Parang echo chamber yon. Ngayon, tayo, kapag tayo ay hindi man recognize, kunyari, hindi tayo kilala ni, ano, ni sino bang church sa States? Kunyari lang, ha? Church is Steve, apang church nila? Okay, ano lang, nila na Apologia Church, nila James Durbin at ni James White, kunyari. Hindi naman tayo kilala ng mga yun, sino ba tayo? Pero kapag nakausap ko sila, kunyari, nagkasalubong kami, okay, ikaw, nakasalubong mo si James White. Hey man, what's up? Ganyan. From what church are you from? Sasagot mo, Chief Cornerstone Reformed Baptist Church. Oh, I see. What's the confession that you're upholding? 1689 Baptist Confession of Faith. Ha? Sample lang. Hey, what's up? Di ba? Nalaman niya yung confession. Nalaman niya na may may recognition ng ibang church. Anong mga churches na affiliated kayo or ano yung sending church mo? Kunyari, ang sending church namin, nagtagalog bigla. Ang sending church namin, ito, napaka-important ito. Our sending church is ARBC, Antipolo Reformed Baptist Church. Oh, I see. What's their sending church? TNC, Trinity, the neighborhood church nung panahon ngayon. At ngayon ay Trinity Neighborhood Church. So, tanong lang siya ng tanong. Kahit eventually, affiliated po yan sa Cubao Reformed Baptist Church, affiliated dyan sa ganitong church. Ah, okay, good.
meron ka kasing binabalikan. O kapag sinabi, anong affiliation mo ngayon? Ano kami, samahan ng mga ganito ganyan na church. Tapos mag-iisip ka pa, ano yun? Hindi mo kasi narinig yung confession. Ano bang in-upload yung confession? Ano kami, non-sectarian, full gospel, Bible-based, general merchandise, and party needs. Ganon. Eh di, ano yun, di ba? Kasi ganun ang pinagalingan ko. Non-sectarian, full gospel, non-denominational, napaka-loose. Sino yung mga yan? Ano yung in-uphold yung confession? Di ba? As against covenantal, na-recognize ka ng ibang churches, napakaganda dahil may babalikan at babalikan ng mga churches. Yeah. Follow up? So, ang bottom line pass is dapat covenantal. Oh. Biblical. Nandun yung marks. Tayo kasi, ano eh, bago tayo maging outreach, tinawag natin outreach tayo, nandun na yung marks. Pero ba't natin inasama covenant? Eh, sabi nga, hindi ito pahabaan ng buhay, hindi ito pasarapan ng buhay, patamaan ito ng buhay. Doon ka sa pinakatama. Kumbaga, hanggat nire-reveal sa'yo ng Panginoon yung truth, hindi yakapin mo nang yakapin. Ayan. Other questions? Miko? Wala ka nung Thursday, ah. Okay ka na? Better? Okay. Pwede na kayo mag-sparring para bumalik ka lang. Joke. Sparring? Kayong dalawa nag-sparring. Kaya pala wala ka rin. Okay. Yung tanong ko po regarding sa pag-revoke ng membership. I mean, pag-alis sa isang local church. Ano pa yung parang pinaka-criteria or parang reason dapat na aalis ka na sa ano, sa local church? Ayun po. Aalis ka? Kusa? I mean, yung member yung... Opo. Parang lilipat, ganun. So, ano yung pinakamagandang rason? Opo. Oo. Kasi hindi magandang rason yung excommunicate. Di ba? So, ang tanong mo ay yung mga tamang rason. Tama ba? Valid reason. Okay. Geography. Kung lilipat ka ng lugar na malayo, endorse ka ngayon sa isang lokal na iglesia na same yung confession, same yung faith. Hindi man parehas sa parehas, pero at least yung major doctrines ay na-uphold. So yun, isa yun. Dahil nalalayuan ka na. For example, lumipat ka sa Pampanga. O si Brother Chester, lumipat sa Pampanga. Saan mo gusto mag-church? San daw? San Simon? Kung saan si Pastor Ramen? Idol talaga. Ayun. So, ililipat kasi isang church na kung saan same yung confession. Yun yung pinaka nakikita kong ano. Ano pa ba? Yun lang ang nakita kong rason eh, na valid eh. Yung lugar talaga. Kasi for example, nasa Jerusalem Church ka, ay nasa Jerusalem ka, ang church lang doon, Jerusalem Church, may nakaaway ka. Okay? Hindi naman, not necessarily, sa Philippian Church, si Epro, ay sino itong magkaaway? Si Syntyche, saka si ano? Pakalan na isa? Syntyche, saka si Euodia. Yung dalawang magkaaway na yon, isa lang ang Philippian Church noong time na yon. Kailangan po ba niyang pumunta sa Ephesus? Para lang, dahil hindi niya makasundo itong isang to, lilipat na lang ako sa Ephesus. Para sa akin, that's, ano, hindi tama yon. Resolve your issue within the church. Diba? Kasi, ano yun eh, sinabi ni Apostol Pablo, ayusin niyo yan. Nasa isang church kayo sa Pilipos. Ngayon, kung ang dahilan mo, lilipat ka dahil may hindi ka makasundo, nangyayari, pero hindi ko siya makita as a valid reason. Na ano. Though, syempre, charitable naman tayo doon, gracious tayo na baka kasi talaga hindi niya nakayang makita yung pagbumukha ng kaaway. Sige na, para lang hindi, para magtuloy-tuloy ka sa pananampalataya, eventually maayos din naman kayo kung parehas kayo mananampalataya. But that's not a good reason. O, pag tinanong ko, ba't nandito ko? Nakaaway po ako doon eh. Ang pangit nun. Kasi lumipat na kami ng bahay dahil sa trabaho o ano,
hindi ko na ma-maintain yung layo, ganyan. Mas valid pa yan. May bala ka na ba? Hindi po. Bali kasi, nung nakaraan po, may nakausap pong dati kong kaklase, then nagkausap kami tungkol sa ano, sa church. And parang sinabi ko, ano, parang in-invite ko siya na mag-visit lang dito sa atin. Uh-huh. Then parang bigla niya nasabi sa akin na, ano, na remix may ano kasi, parang ayoko rin kasi yung parang, ano ba yun, palipat-lipat ng membership. Parang yun yung kumbaga, doon sa perspective niya po, let's say na yung local church niya is okay naman sa doctrine naman po. And, kumbaga, valid po ba yun na bigla lumipat siya dahil gusto niya lang? Wag naman. Kasi ang premise mo valid. I mean, ano naman, sound doctrine, maayos naman yung church. Basita lang. Parang ngayon, sila, Brother Art and Sister Anne, umaten sa ARBC. Walang kaso yun. Pero kung lilipat sila, dahil malayo na sila dito, kahit yun, valid yun eh. Pwede i-consider yun dahil malayo naman talaga ang tipolo dito. Okay pa. Pero kung okay naman sila, nakaka-attend naman, tapos biglang, ano, I mean, sa case na yon yung, ano, maglilipat, hindi, tama yung sinabi nung kaibigan mo na, pero baka kasi ang understanding niya, pinoproselyte mo na siya, nililipat. Hindi, bisita ka lang. Di ba? walang masama bumisita. In fact, maganda yon dahil binanggit na kanina sa pag-aralan natin. We are interconnected, no, sa mga local churches. Pagpapakita din ng unity yun. Other questions? Brother Rico. Deacon Rico pala. Magandang umaga po. Magandang umaga din. Insight muna, Pastor. Insight. Insight. Sige. Pagdating dun sa membership, yung kahalagan ng membership, ang sabi dun sa point is an identifiable membership. So, mahalaga siya in a way na pagdating na dapat maging member ka ng isang simbahan, na ang dapat maging para sa mga members is na kikita ka bilang miyembro mismo ng simbahan. Hindi ka, I mean, pag part ka ng simbahan, dapat hindi ka kamukha ng mundo. Mm. And ngayon, may sa ibang masabi nating simbahan na may mga membership din, hindi nila na papahalagan yung membership. Mm. Ang ito yung nagiging ano nila, nagiging I would say ano, para bang ticket for sin. Para bang ito yung nagiging ticket nila sa kasalanan na, oh, part member naman ako, ligtas na ako dito. Mm. So, pwede na akong gumawa ng ano kasalanan. Mm. So, bilang tayo, bilang isang Kristiyano sa membro ng CCRBC, the more na membro tayo, dapat the more din na tayo ay mas ano ba, mas sumunod sa Panginoon. Although, hindi naman ibig sabihin na pag hindi ka member, eh, ano ka na, pwede ka na magkasala. No? Hmm. So, kumbaga, asamin natin yung ganon sa loob ng simbahan. So, magre-react lang ako, okay lang. Okay lang, Bas. Wow. Nag-react lang ako. Ang ganda nun eh, kasi may iba nga, tinitreat yung membership as parang card lang, license. Na okay na, member na ako, goods na. So hindi nga ganun. Dapat kung ano yung in-uphold ng church, ipamuhay mo. Ma-identify ka by your membership. Hindi pa pwedeng, yung iba nga ano eh, for example, yung magulang ko, member ng church, kahit hindi pa ako member. Kasi member yung magulang. Ano, pasa-pasa lang. Wala na yung sense. So yun, we must bear in mind na hindi ito hindi siya ang tawag dyan. Parang sa school eh, di ba? Sa school,
pag nakasuot ka ng ID, sasabihin ng mga teachers mo, principal, ano yan, huwag kang gagawa ng kalokohan na naka-uniforme ka o nakasuot ka ng ID kasi ma-identify yung school sa'yo. Ganun din sa membership natin sa isang church or as a Christian na lang. Sabi nga ni Deacon Mimon nung last ano devotion, we must be the antithesis of the church of the world. Kabaliktaran tayo dapat ng mundo. Yan, napakaganda ng brother. Salamat doon, Pas. Ano lang, Pas, question naman. Anong masasabi mo? Yung unang tanong. Doon sa mga claiming that they're sila yung katotohanan na nagbabase sa laki ng miyembro, laki ng simbahan, at ganda ng simbahan. Physically. Anong masasabi mo? Wow. Amazing. Amazing. Hindi, ano, kaya nga, napakaganda nung study natin about the marks, si Brother Herman, no? Tama ba? Ay, sino ba? Ah, si Mimon pala. Church discipline nga pala. Si Brother Mimon. Yung marks, wala kasama, hindi kasama sa essential marks yung dami. Kasi, for example, sa G12 na lang, kami yung marami, kami yung tama. May ginagawa ang Diyos sa amin kasi dumadami kami. That's pragmatic again. No, hindi yun ang basihan. Kundi ano yung pinuphold ng faith? Ano yung ating tinuturo? Tandaan natin, the Bible is very clear. The road to destruction is wide and many go through it. The road to salvation is narrow. The enter the narrow gate for the gate is wide and the road is wide to destruction. Pero narrow sa kaligtasan. So hindi natin pwedeng basihan lang yung dami, yung ganda, or yung ano, these are just facade. At the end of the day, ano yung tinuturo, ano yung ina-uphold natin, ano yung bunga, pinapakitang bunga. Kahit ano pang ganda ng organisasyon o ng kahit anong institusyon, pero hindi naman ina-uphold yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi pa rin siya ma-recognize. Eh kung paramihan na lang, ngayon, one of the fastest growing religion is Islam. Does it mean that they're right? Tama ba sila? Diba? Kung paramihan din lang tawag dito, paano yung first century church? Yung nangyari yung ano, yung tawag dito, yung Pentecost and then nag-preach, 2,000 pa lang sila nun. Mga naligtas. Lumago ng lumago. Eventually, nangamatay sila, pinersecute. Does it mean na mali sila dahil pinapatay sila or naubo sila? Hindi. Nag-gather sila sa kuweba as against big churches. And ano, hindi basihan yun. Kahit nasa kuweba sila, if they are preaching and learning the truth of God's word, yun ang pinakabasihan natin. Yung ano din pa siya, yung sabi mo kanina, kung magbabase lang tayo sa number, I mean, sa CRBC, alam natin, sobrang tagalan nila. Mm. Kung mag-base tayo sa number, ang isipin natin, uy, unti na lang, kasi ano na tayo. Million na sila. I mean, kung i-compare natin sa church natin, sa kanila, uy, unti na lang, magiging kaano na natin sila. Kung mag-base tayo sa number. Pero, kung andun ka, I mean, kung malayo. Malayo talaga, sobrang layo. Mm. Yun, Pastor. So, those are just facade. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan yung mga basehan na yun. Salamat po. Salamat din, brother. Other questions? Sa ano? GC? Ay, Jimmy? Gcash? Ayan, may question lang po ako. Question mo yan? O sa akin po. Doon naman po sa mga ano churches na they build businesses. Ayan, how can... other churches, ano eh, parang... They are able to ano to build businesses para mapunan yung parang ginagamit nila yon as their resources. Kasi since din yan yung church not focuses on the organization. Tama po ba? Mga parang yun po. Valid reason po. Was it the Deacons Conference o Pastoral Conference yung may nagtanong niyan? Deacons Conference yata yun, no? Sabi, ang problema, actually, hindi siya nagtatanong eh. Parang sinasabi niya na dapat ganito yung gawin eh. Nagsasuggest siya na
dapat ang mga churches, naglalakihan yung mga problema natin sa bills, gamitin natin yung resources natin to build a business. Para yung business na magsusustain sa church. Durog siya kay Pastor Noel. Kasi ang sinasabi ni Pastor Noel doon, that's pragmatism. Hindi mo pwedeng gamitin yung whatever works. For example, sa secular business o para masustain ng isang organization, kailangan magbuo ng business. Hindi. We believe in the providence and provision ng Panginoon galing sa kanyang mga anak. At pinuprovide ng Panginoon yon. So, hindi mandato ng church na magtayo ng business. Anong ginawa sa first century church? Binenta nila yung ari-arian nila. Namuhunan pa sila. Binenta nila yung ari-arian nila, tagbuo sila ng korporasyon, namuhunan, at lumago ang church. Hindi. Binenta yung ari-arian, pinamahagi sa nangangailangan, at doon sila lumalim at lumago. Wala doon nagnegosyo. Siguro, yung mga nabigyan, sila individually, nag-enterprise sila, naging entrepreneurial sila, but that doesn't involve the church. Diba? So, sabihin siguro, meron doon may skill na maggawa ng tents, naka-receive ng tulong mula sa church, nag-negosyo siya ng tent. At yung mula doon sa maliit na puhunan niya, lumago yung kanyang tent, nagkaroon siya ng tent mall, at nagta-tights siya sa church. Nagbibigay siya sa church. Eh, di goods. Diba? Nasusuportahan niya iglesia. But it doesn't mean na i-coconnect mo yung iglesia sa isang business. And that's wrong. Mali yan. Maraming red flags yun. May mga ano nga eh, ito, medyo ano to controversial, yung mga churches na may school, nag-ooperate na school, mahirap din yun kasi may business side eh. Dapat labas yun. Mahirap. Even po ba yung mga, ano, for example, mga, dito, mga apologetic something, parang, inihiwalay nila yung, ano nila, institution. Parang ganun. For example, gawin na lang siguro natin example, GMA. GMA. Yeah. Mga ganun. Since yung GMA is, focuses on the word of God, it is valid din po ba? Oh. Well, hindi kasi fundraising ang purpose ng GMA. Pero, tumatanggap sila ng bayad kasi may operating expenses. But it is not a church. It is a parachurch organization under the oversight of Cubao Reformed Baptist Church. So hindi siya business ano no. Kahit yung ano nila, meron din silang ano eh orphanage. Hindi naman fundraising ang orphanage. Under siya ng ano ng oversight ng CRBC. So kung imagine kung ito ay business under the, kung talagang legitimate business, stock corporation siya, hindi siya papasa sa SEC or ano man. Kailangan, ano siya, lalabas siya sa church. Kaya nga, ano eh, napaka-problematic ng mga churches na, for example, si JAL, meron siyang dati, ewan ko kung connected pa rin yung Zoe Broadcasting Network. Yung church mo, meron kang broadcasting network o meron kang basta any business, mahirap. Mahirap talaga. Kasi non-profit ang ano eh. Masisilip at masisilip ka. Ako, kine-question ko sila eh. Kung connected dyan sa religion nyo, bakit yung pinagkakitaan na, I mean, na magiging commercial? Ano ka ng, di ba nakikonnect sa kanilang ABS-CBN? Di ba yung ganon? Makikwestiyon sila kasi nga non-profit sila dapat. Ganon. So may mga issues na ganon. Okay po. Okay na po. More? Can a parachurch convert can be converted to a local to a local church? Can a parachurch be converted to a local church? Yung ANCF ganun eh. We were a parachurch organization across the nation's evangelistic movement. So, missions ang ano niya. And then, eventually, naging church. So, hindi na nag-exist yung organ. So, nag-convert siya. Pero hindi kami covenantal or ano. That's the problem. So, kung isang parachurch organization,
magiging church, I don't think tama yung terminology na naging church. Kasi nag-cease to exist ang isang organization at ginawa ang isang bagay na to. Unless, kung sasabihin nila na itong church na to na nabuo from a parachurch organization is still under a parachurch organization. Mali yun. Diba? So mag-cease to exist talaga yung isang organization. Kung sasabihin niya magiging church sila, no? Hindi na nag-exist yung organization na yun. Church na siya. Well, ano ako dun eh. Hindi ko makikita siya as converted. Kasi hindi naman siya kino-convert. Nagsisease talaga yung organization to exist as an organization and then nabubirth yung church. Kasi pag sabi mong conversion, for example, parang ano yan eh. Ice to water. Diba? Same pa rin siya. Parang same pa rin. Pero ito hindi eh. Sobrang ibang-iba ang para-church sa church. So, hindi ko siya makita as conversion. Parang sa case nga namin, nag-cease to exist na yung ANM, yung evangelistic movement. Nag-exist na lang yung church. Pero hindi siya conversion. Pero pag ano yung history, doon nagsimula yun. Doon ko iya-ano. Pero basically, magkaiba sila. But some people will disagree. Pwede na sabihin nag-convert, pero hindi yun biblical. Hindi siya tama na... Other questions? Sa Jimmy, meron ba? Wala. Okay. Wala na tanong? Going once? Brother. Sa may ano pa, sa Acts, yung, di ba isa sa mga struggle nila, yung administrative task dahil din sa lumalago yung numbers ng believers. Uh-huh. Then, isa rin pa sa na-emphasize na na-neglect nila yung word tsaka yung prayer. Kasi nga nag-focus na sa administrative. Then, masasabi natin mag-fail yung church kapag mas nag-focus sa administrative din. How if pas vice versa naman? Yung ordinances na gagawa pero na-neglect naman yung charitable tsaka yung benevolence work ng church. Masasabi ba natin nag-fail yung church or ay ganun, parang pag sinabi kasi nating nag-fail, fail saan? I-qualify natin. Failing in doing its mandate. Kasi mandato yung benevolence din eh. So, nag-fail siya in that area. And eventually, magsasuffer din yung iba. Like, nag-fail na yung, wala kasing umaasikaso sa benevolence. Walang nag-aasikaso sa administrative part. Maapektuhan yung preaching and teaching and prayer. Bawa, puro elders dito, walang deacons. Napabayaan yung kuryente. Sunday na. Naputulan tayo ng kuryente. O paano to? Pwede pa rin mag-gather. Pero eventually, mamumproblema tayo. Ano gagawin natin dito? Sige, pastor, ikaw na nga umasikaso niyan. Kasi walang deacon eh. Maapektuhan ngayon si pastor. So, failure ng pagganap nung, not in totality, kasi nagagawa pa rin naman yung mga mandato, pero hindi siya nag-exist correctly, kumbaga, sa mandates niya. Malipas, hindi rin natin siya equivalent sa failing sa may word tsaka prayer. Ibang degree, mas mababang degree yung benevolence or same natin siya ititreat na degree na kapag nag-fail ka dito, same degree rin sa nag-fail. Tinitingnan ko siya collectively kasi ganun tinignan ng mga apostles eh. Na tinitingnan lang to collectively kasi sila na yung nag-wait sa tables, nag-distribute ng food. So in that sense, hindi naman sinabi doon na hindi na sila nagpipreach, hindi sila nananalangin, pero nababawasan. So may napapabayaan. So collectively ko siya titignan. Parang pakpak yan. Hindi ka pwedeng lumipad na puro kanan lang. Kailangan may kaliwa. So, kailangan sabay kang... Hindi pwedeng walang deacons. For a while, pwede. Nangyari sa church yun. Kasi nauna yung mga apostles, yung mga elders, saka nag-select nung nakita na yung pangangailangan. Kasi dumadami na sila. Ayan. Baka may tanong pa? Okay na kayo? Goods, all good. Sakto. Okay na ba yung natin? Lunch? All right. Sige, tayo ay manalangin.
Aming Ama, salamat o Diyos sa iyong salita na patuloy nagpapabanal sa amin, nagbabago sa amin, nagtuturo sa amin kung ano po ang dapat naming matutunan patungkol sa iyong iglesia, kung paano kami dapat kumilos at paano kami dapat lumago. We pray, Lord, that you continue to mold us according to your word, according to your will, upang patuloy kaming maging Christ-like, O Lord. Salamat sa iyong biyaya at maging sa aming kakainin ngayong tanghaling ito, maging kalakasan namin ito. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen. Amen. Sige po, prepare na tayo for lunch.